Hello mga tropa peeps, kumusta? Welcome ulit sa panibagong vlog. Sana okay naman kayo. Medyo maulan ngayong araw na to. What? So ngayon po gagawa tayo ng panibagong dish. Ito po ay sotanghon na may pork and chicken. So yan po, piniprepare na po namin yung mga gulay na gagamitin. Nakaprepare na po yung karne niya. Mamaya-maya po papakita namin sa inyo yung step by step kung paano namin gagawin to. So guys, ito na po yung mga gulay. Meron po tayong carrots, then yung mga pampalasa natin, bawang, luya, sibuyas, meron din pong siling green and repolyo. So start na po natin ang pagluluto. Then ito rin po yung gagamitin natin greens, celery, dahon ng celery and spring onions. Ang una po natin gagawin is pamantikain po muna natin yung mga taba ng baboy. Saka po yung chicken skin. Ayan. So, antayin lang po natin lumabas yung mantika nila. Then, tatakpan ko po siya. Maya, balikan natin siya. So, ito na po yung taba natin. Lumabas na po yung mga mantika niya. Itutustak ko po siya ng mga 5 minutes and then later on po susunod na po natin yung iba pang ingredients. So almost ready na po yung ating taba. Next ko na pong gagawin is babawasan ko po yung mantika niya kasi sobrang dami. So yan po maganda pag pinamantika niyo yung taba kasi kahit paano malilis niyo yung mantika. Pag nagdirekta po kasi kayong isa na may ibang mantika, so lahat ng taba makakain natin yung mga mantika niya. Start ko na pong mag-isa yung bawang natin and luya. Sasabayin ko na po siya, then gisa-gisa lang po, sunod-sunod. Sunod ko na po yung sibuyas. And then halo lang din po ulit. Then susunod ko na po yung manok at baboy. And then lulutuin na po natin siya dito. So tatakpan ko po muna. Siguro mga 5 minutes, balikan ko po siya mamaya hanggang maluto po ng kahit paano yung ating karne. So check-in ko na po. Kita nyo, naglabasa na po yung tubig ng mga karne. Ilalagay ko naman po, bali nagpigpig po ako ng turmeric. Ito po yung gagamitin natin pang kulay sa ating sotanghon gisado. Lalagay ko na rin po yung ating celery stock. Ang gagawin po nating version ng sotanghon gisado is yung local po, hindi po yung gawa sa toyo. Ang gagamitin po natin ay patis. Lalagay ko na rin po yung ating carrots para halos sabay na po siya maluluto. So, titimplahan ko na rin po ng paminta. Then, yung pinakapampalasa po natin is patis. So, tantsahan na lang po kayo po kung ano yung gusto nyong alat sa lulutuin nyo. Kayo na po ang mag-adjust. And then, lalagyan ko po ito ng tubig maya-maya.
halo lang po. Then ilalagay ko na po yung ating boiled water. So ang gusto ko po sa gisadong sotang natin is yung medyo masabaw ng konti para masarap po siya. Lalagyan ko na rin po siya ng konting brown sugar para manamis na mis. Lalagyan ko na rin po yung repolyo natin. Then lutuin po natin ng half cook yung ating repolyo. So ito po yung sotang natin. Bali bababad ko na po siya in mahugasan para po mawala din yung mga chemical dyan, kung ano man na meron dyan, bago po natin siya ilagay doon sa ating niluluto. Nakikita nyo po, medyo half done na po yung ating repolyo. Ang next step ko pong gagawin is inilipat ko po muna to, aalisin ko po muna to lahat, then ititira po natin yung pinakasabaw. So halos nailipat ko na po lahat. Basta po ang importante, pag magluluto po tayo ng mga ganito, huwag po nating i-overcook yung gulay para po buhay na buhay yung pagkain natin pag inihahanda po natin sa mga handaan. Oh yeah! So ilalagay ko na po yung sotanghon. Mag-a-adjust na lang po siguro ako ng tubig pag medyo parang alanganin, kasi po mangyayari nitong sotanghon na to, ihigupin niya po lahat ng sabaw natin. So kung kailangan mag-adjust, mag-a-adjust na lang po mamaya. So medyo po hinigup na po ng ating sotanghon yung lahat ng sabaw. So ang gusto ko po kasi sa sotanghon yung medyo masabaw-sabaw ng konti. Magdadagdag po ako ng tubig. And then halo-halo lang po. Kasi ang sotanghon madali po talaga maluto yan eh. So almost luto na po yung sotanghon. Ibabalik ko naman po yung gulay natin. Uunahin ko na pong ilagay yung iba nating greens. Magtitira lang po ako ng konti para sa garnish. And then ibabalik na po natin lahat ng gulay saka yung karne. Ayan. So luto na po yung ating sotanghon. Papatayin ko na po yung ating kalan, then halo lang din po. Nice. So sa nakikita nyo po, luto na yung ating sotanghon. Nakita nyo sa kanya, medyo masabaw-sabaw po siya. Sarap po yan, kasi pwede po siya ipang-ulam din sa kanin. Then para po sa final touch, yung ating greens. Wow, sarap, yummy. Ang ating sotanghon gisado ay ready na. Sarap. So, tikman na po natin ang ating sotanghon. Sarap po yan kasi sotanghon magiba po yan sa pansit eh. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo yung video. At kung bago ko pa lang po sa aming channel, sana po please like, share, and subscribe na din. And hit the notification bell po para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Yun lang po. Kung gusto niyo mag-comments or mag-suggest, feel free po na gawin yan. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ingat. God bless.